Ang bagong pakuluna naman ni Bobby Chong at ang aking reaksyon tungkol dito. Disclaimer, ang videong inyong matutunghayan ay ang aking reaksyon at ng netizens tungkol sa bagong pasabog ni Bobby Chong at Mr. Chang. Magandang araw mga kawanista. Bago tayo magsimula, gusto ko lang pasalamatan ang mga taong sumusuporta at tunay na nagmamahal kay Basel. Salamat din sa mga taong nag-subscribe at nanood ng mga videos ko. Asahan niyong gagawin ko ang part ko para makapagbigay ng tamang impormasyon at kaliwanagan sa lahat ng nangyari. Ang video ng ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa bagong pakuluna naman ng Bobby Chong Channel. Napag-alaman kong mayroon na namang in-upload na video kung saan sinasabi nitong mayroon siyang isang malaking pasabog. Ano nga ba ito? Marami na ang nakakilala kung sino nga ba si Bobby at kung ano nga ba ang naging partisipasyon nito sa issue ni Basel at Mr. Chang. Maliban kay Raymond Sibilia, si Bobby Chong ay isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo pang lumala ang issue. Siya ang parang nagsaboy ng gasolina para mas lalo pang kumalat ang apoy. Kaya hindi may pagkakaila na maraming mga netizens ang galit sa kanya at ikinumpara pa ito sa pulis na si Junel Nuesca bilang most hated person ng taong 2021. Sa bagong pakulo ni Bobby, sinabi nitong antayin ang kanilang pasabog na ilalabas sa mainstream media. Wala siyang nabanggit kung anong channel. May magaganap na interview kay Mr. Chang to clarify everything at para ipaliwanag ang kanyang panig, saad pa niya. Sinabi rin niya na hindi pa natulungan ni Basel si Mr. Chang ay nagtitinda na daw ito sa kanyang pwesto. Sa katunayan pa nga daw ay nag-post siya para manawagan sa imbahada na sana ay matulungan si Mr. Chang para sa kanyang sakit. Ito naman ang reaction ko hinggil dito. Alam mo Bobby, mas lalo mo lang pinalala ang issue at mas lalo mo lang ginagalit ang mga netizens. Sabi mo November ay nag-post ka na para humingi ng tulong para tulungan si Mr. Chang ng imbahada. Pero bakit ano nangyari? Bakit hindi siya natulungan? Kung gusto mo talaga matulungan si Mr. Chang, hindi solusyon ang pagpo-post lamang nito sa social media. Maraming paraan para kontakin ang imbahada pero hindi mo ginawa. So anong point mo dito? Pangalawa, alam natin pareho na ikaw ang isa sa mga dahilan para lumala ang issue. Huwag mong sabihin na gusto mo lang maging tulay para magkabati ang dalawa. Dahil sabi mo nga, pinakaiusapan ka lamang ng isang kilalang pamilya sa Las Piñas. Pero sino nga ba ang kilalang pamilya na yon? Bakit hindi mo mabanggit-banggit? Hindi kaya gawa-gawa mo lamang yan para takutin si Basel na may isang mayaman at kilalang pamilya na sumusuporta sa'yo? Sa totoo lang, hindi ang pakikipagbati ng dalawa ang intention mo. Dahil sa paraan at ipinapakita mo ay mas lalo mo pang gustong magkasira ang dalawa. Bakit nga ba gustong-gusto mo masira si Basel at bakit nga ba ini-impluensyahan mo si Mr. Chang? Hindi kaya galit ka kay Basel dahil naiinggit ka? Hindi kaya galit ka kay Basel dahil gusto mo lang magkapera? Hindi kaya sinisira mo ang dalawa dahil sa kagustuhan mong sumikat sa YouTube at kumita? Advice ko lang sa iyo Bobby, kung gusto mo talagang kumita at makilala sa YouTube, dapat maging totoo ka sa sarili mo. Huwag mong gamitin ang ibang tao, siraan ang ibang tao para lamang mapansin ka. Maling-mali yun. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon na ikaw si Sir Basel. Ginawa at binigay niya ang lahat kay Mr. Chang. Pinakitaan niya ng maganda on-cam or off-cam. Tinuring siyang pamilya. Tapos yun pa ang gagawin sa kanya. Dapat kung gusto mo maging tulay para magkabati ang dalawa, noon pa sana kinausap at ipinaliwanag mo ang lahat sa Koreano. Dapat ipinaintindi mo sa kanya ang lahat. Dapat inisa-isa mo ang mga tulong ni Basel at dapat hindi ka na nakisawsaw at sinunsulan pa ang matanda. Ikaw ang laging kasama ni Mr. Chang. Kaya kung wala ka talagang masamang agenda, noong unang araw pa lamang na nagka-issue ang dalawa ay kinausap at ipinaliwanag mo na sana ang lahat kay Mr. Chang. Pero hindi mo yung ginawa. Gumawa ka pa mismo ng channel mo at doon ay binanatan mo si Basel. Para saan ang mga video mo? For fame? Para sumikat ka at pag-usapan? Matanda ka na, Bobby. Mas masarap mabuhay nang walang iniisip
at mas masarap gumising sa araw-araw na walang taong galit sa'yo. Kaya sana bago ka gumawa ng aksyon o ano paman, sana iniisip mo man lang kung mayroon ka bang masasagasaang tao or makakaapekto ba ito sa'yo. Sa sinasabi naman niyang mainstream media na kung saan in-interview daw si Mr. Chang at siya, sana maging fair kayo media. Huwag basta-basta maniwala sa kanila at pakinggan nyo ang sigaw ng mga tao. Walang ibang naagrabyado dito kundi si Basel. Isa siyang mabuting tao at lahat kami na nagmamahal at sumusuporta sa kanya ay kayang patunayan yan. Wala siyang ibang hangad kundi ang tumulong, mag-inspire at magbigay ng bagong pag-asa. Samantala, inulan na naman ng sari-saring komento ang bagong video na in-upload ni Bobby Chong. At ito ang ilan sa mga sinasabi ng netizens. Sabi ni Gordon Aldred, "Bobby, you are internationally known as Crab Mentality Filipino. Everyone knows you did this to try and get famous off Basel. Even though you get views and subscribers from this incident, sad day for YouTube." Sabi naman ni Snake Eye Gaming, "Ang wish ko lang sana matolfo ka para malaman mo mga ginagawa mo. Sa korte na lang kayo magharap ni Basel. Magsimula ka na mag-hire ng magaling na abogado dahil sa kalabuso ang bagsak mo. Dalawa kayo ng Koreano na yan. Walang utang na loob, pero yung and the goal is waving." Opinion naman ni Mark Villegas, "Hahaha, sige lang. Keep on going using each other, Chang and Bobby. For sure, even your store suffers from lacking of customer, also Chang. I hope Chang will be deported to Korea to end your YouTube and the issue you're riding on with Chang." Sabi naman ni Trini Chini, "Using the old man for subscribers? How pathetic. That's plainly and dearly abuse, deserving of jail time. Leave Mr. Chang alone. You have done enough damage." Sabi naman ni Tintin Pinilia, "Napaka-trying hard at sobrang kawawa naman kayo, Bobby the liar at Chong the user. The more na hindi kayo pinapansin ni Basel at pinapatulan, eh the more naman na nagpapapansin kayo at gumagawa ng issue. Lalo nyo lang pinapakita ang totoong kulay nyo. Mga ungrateful at mga mukhang pera kayong dalawa. Sana nga mademanda na kayong dalawa ni Basel para makita nyo at malaman nyo mga ginagawa nyo. Mali at paninira sa taong wala naman obligasyon na tulungan kayo. Hashtag report." Sabi naman ni Joanny Lau, "No matter how many interviews or explanation you, an opportunist Mr. Chang, will do, it's no denying that you, Bobby Chong and Mr. Chang is only after the money that your blog will generate at the expense of Basel. For Mr. Chang, he got greedy and told lies about Basel that he was not helping him out. YouTube viewers who watched Basel's first encounter with Mr. Chang witnessed how Basel helped Mr. Chang by giving him wads of 500 peso bills and even bought him appliances and cleaned up his dwelling. You and Mr. Chang collaborated to say negative things about Basel on your blog. You two are a joke and you will not gain any more subscribers. And every time you release a new blog, will get a dislike." Sabi naman ni Kenneth Colmenar, "Wala ka sa tamang pag-iisip. Kung ano-ano na lang pinagsasabi mo just to gain attention, you started and created this problem dahil gusto mo manggamit para magkapera. Yun lang yun. You cannot lie. Your behavior speaks louder than words." Sabi naman ni Brian Jack, "Parang baliw lang to. For your information, na-feature si Aboeji sa channel ni Basel November 6. Obviously, he took the video way before than you did. Nakikiride ka lang sa kasikatan niya." Opinion naman ni Petty Lons, "Gusto mo lang sumikat at mag-viral. Lumang style na yan at bulok pa naman. Pauwiin mo na sa Korea ang the most gambler na Mr. Chang, dagdag problema lang yan dito sa Pinas." Sabi naman ni Christine Quist, "Parang yung nangyari sa isang vlogger din na si Kit Talens. Nakikita ng driver ni Kit na successful siya at siguro nainggit gusto din magkaroon ng maraming pera. Ayun, gumawa din siya ng sariling channel tapos siniraan yung tumulong sa kanya." Opinion naman ni Evangeline Cabrales, "Dami mong sinasabi, panay depensang kasinungalingan naman. Proven, di kami pwedeng magkamali. Isang tingin lang, walang kwenta. Magsama-sama na kayo." Sabi naman ni Mary and LV Vlog,
Ilang araw na lang ang nalalabi natin sa mundo, Mang Bobby. Sana gumawa man lang kayo ng kabutihan sa kapwa, hindi yung paninira. At ang sinisiraan nyo pa yung walang dugong Pinoy, pero tumutulong sa mga Pinoy. Maya naman po kayo. Marami kaming nagmamahal kay Hungry Syrian, kaya di mo siya kayang patumbahin. Sabi naman ni Jennifer Fundol, tigil-tigilan mo na nga kaka-vlog mo. Wala ka nang naisip na ibang content, puro paninira lang. Dapat e-report na tong channel na to nang matapos na yung issue. Magkita na lang kayo kay Tulpo. Sabi naman ni Linzam, mukhang may kasabwat na nagtuturo sa Bobby na ito eh, para mas maraming views. Kasi ano naman alam ng Bobby na ito sa pag-i-edit or pag-upload ng video sa YouTube. Kasi alam na nila na sumikat at kinawaan na ng tao ang matandang Koreano sa mga videos niya nang dahil kay Basel. Sabi nga nang ni Bobby sa isang video na pera na eh, lintik na yan. Sabi naman ni Arlene's channel, nakakalungkot at naawa ko sa iyo Aboeji. Sa edad mong 78 years old, dapat sa bahay ka na lang. Pero dahil kailangan mong mabuhay dito sa bansa namin, kaya kailangan mong magtrabaho. Isang oportunidad na ang binigay sa iyo ni Basel, bakit sinayang mo lang? Hindi mo man lang naisip yung tinulong sa iyo at kailangan mo pa siya siraan? Hi! Dagdag pa ni Nadi TV, maganda pagkakaplano nyo nila Raymond. May kutub pa ko sa Trending Now channel parang may conspiracy. Opinyon ko lang. Stay strong Sir Basel. Pag pinatulan mo yan, magvavlog sa kulungan yan. Sa Raymond Sevilla yata, cameraman nyo. Ang galing nyo kasi agad mag-edit. Sabi naman ni Romel Adriano, halata na mukhang pera kayo pareho ng Koreano. Gusto mo sumikat at magkaroon ng maraming views kaya ginagamit nyo si Basel para siraan nyo. Para magka-interest mga tao na panoorin mga vlog nyo. Dapat sa inyo kasuhan ni Basel para makulong kayo. Ayan na nga Bobby. Nagsalita na ang mga netizens. Hindi ka pa rin ba tinablahan ng hiya kaya hindi ka pa rin tumitigil? Gaya nga ng sinabi ko, matanda ka na, magbago ka na, itigil mo na ang ganyang gawain. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Basel, sama-sama nating suportahan siya. Ipakita natin sa Bobby Chong na nagkamali siya ng taong sinisira. Mas kilala natin si Basel, alam natin ang kanyang hangarin. Kaya ipagpatuloy natin ang pagmamahal at suporta sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na makita nating muli ang mga ngiti at maririnig ang kanyang mga tawa. Ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-comment lamang at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!